Bakit may ilang mga tao napapanaginip pa nila ang patungkol sa rapture? Ano nga ba talagang ibig sabihin ng mga panaginip ng tao patungkol sa rapture? Maaaring nga panaginipan mo na yung patungkol sa rapture. Kapatid, hindi ka nag-iisa dahil marami pong tao ngayon na nagsasabi na panaginipan daw po nila yung rapture. At yung iba pa nga po, sinasabi nila na iwan daw po sila sa rapture. Sa totoo lang po, may mga nababasa po talaga ako sa comment po at sa iba't ibang mga article na sinasabi po nila na sila po ay nakapanaginip ng rapture. At bukod po sa rapture, kahit po yung end times o yung mga huling araw po na papanaginipan po nila, like yung tribulation, judgment day, Armageddon, millennial reign of Jesus Christ, o kaya man po yung katapusan po ng mundo. Ngayon po, ano po ba talagang ibig sabihin ng mga panaginip po na yan na pumapatungkol po sa katapusan? At lalong-lalo na nga po, dito nga po sa rapture. Mga kapatid, hindi po ako nag-i-interpret ng mga panaginip. So, hindi ko po masasagot kung ano po yung ibig sabihin po ng mga panaginip patungkol po sa rapture or end times. Pero may mga ilang idea po ako na i-share sa inyo patungkol po sa mga nakakapanaginip po ng rapture. Ngayon po, kailangan muna nating malaman kung ano pong dahilan kung bakit tayo nananaginip. May iba't ibang mga teory po patungkol po dito sa kung anong dahilan ng panaginip po ng isang tao. Sa totoo lang po, wala po talagang nakakaalam talaga ng tunay na dahilan kung bakit po tayo nananaginip. Pero may iba't iba pong mga teorya. Ayon po sa ilang mga researcher, ang panaginip daw ng isang tao ay wala namang dahilan o ibig sabihin. Kaya kung nananaginip man daw po tayo, anuman po yan, maganda man po or hindi, wala po yung kinalaman sa ating mga buhay or sa mga mangyayari. So yun po yung ilang mga teorya po nila. Part lang po talaga yan minsan ng imagination po natin kahit po minsan natutulog na po tayo. At kaya minsan kaya raw po tayo nakakapanaginip ng mga pangyayari tulad na po ng rapture kasi po madalas daw po natin itong iniisip. So ang tendency po kapag natulog ka, yun yung mapapanaginipan mo kung ano yung madalas mong iniisip. At hindi lang yan, kung ano man yung mga napanood mo, napakinggan mong music, nabasa mo sa mga libro, at kung ano-ano pa po. Mananatili po sa ating mga utak yan, na kahit hanggang sa pagtulog po natin, minsan maaalala po natin yan. Kaya mapapanaginipan daw po natin yung mga bagay na palagi nating iniisip. Pero mga kapatid, hindi sa lahat ng pagkakataon pwede po nating sabihin na walang ibig sabihin po yung panaginip ng isang tao. Kasi po mga kapatid, kung babalikan po natin yung ibang mga nangyari sa Bible, may pagkakataon po doon na yung ating Panginoong Diyos nangungusap po siya sa pamamagitan ng panaginip. Isa pong kilala po natin dyan na pagdating po sa panaginip, talagang mahusay po siya kahit po sa pag-i-interpret. Yan nga po si Joseph the Dreamer. At kung maaalala rin po natin sa Book of Daniel, ito pong si Haring Nebuchadnezzar na naginip po siya ng masama. At yung panaginip niya po na masama po na yun, meron pong ibig sabihin na kailangan po ng interpretation. So kung titignan po natin mga kapatid, dahil po sa mga pangyayari na yun sa Bible, talagang posible po na mangusap yung Diyos sa mga tao sa pamamagitan ng panaginip. At minsan po may ibig sabihin po yung panaginip. Yung panaginip po patungkol sa rapture or sa end times, mga kapatid, hindi na po kailangan ng interpretation dyan. Kasi anumang pong klaseng panaginip nyo patungkol po sa mga bagay po na yan or event po na yan, mangyayari po at mangyayari po talaga yan. Ngayon po, pwede po natin gamitin yung mga panaginip na yan para sabihin sa ating mga sarili na kailangan maghanda po tayo. Kasi po, hindi po natin alam kung kailan pwede mangyari po yun. Maaring napanaginipan po natin yung rapture po na yan, parang pagpapaalala na po sa atin na kailangan magready na po tayo dahil malapit na po mangyari yun. Kasi kung nilook forward mo talaga yung rapture at meron kang blessed hope sa puso mo na ito ay mangyayari pagdating ng panahon, hindi malayo na mapanaginipan mo talaga yan. Kasi nga, nasa isip mo siya. So wala naman pong masama dun. Kung napapanaginipan mo yung rapture, wala pong problema dun. Ibig sabihin lang, naniniwala ka na yun ay mangyayari pagdating ng panahon. Ngayon po kung minumalabas po ng mga petsa or date sa inyong mga panaginip kung kailan mangyayari po yung mga bagay po na yan like rapture or end of the world, huwag niyo pong paniniwalaan yan. Dahil uulit-ulitin ko po sa inyo at sinasabi po ng Bible, walang nakakaalam ng pagbabalik ng Panginoon. So kung naniniwala ka sa mga date na sinasabi ng mga tao kung kailan mangyayari yung rapture or judgment day o katapusan man ng mundo, isa lang ibig sabihin yan. Ibig sabihin, hindi ka naniniwala sa Bible. Hindi ka naniniwala sa sinasabi ng Bible na walang nakakaalam ng oras o araw po na yon yung pagbabalik ng ating Panginoong Jesucristo. Ganun lang po kasimple yon. Mas pinaniniwalaan mo yung tao kaysa po sa Bible. Mas pinaniniwalaan mo yung sarili mo o kaya man yung panaginip mo kung meron man kaysa sa Bible. So mga kapatid, muli po kung makakapanaginip po kayo ng rapture, wala pong date na dapat po tayong sabihin kung kailan po yon. Dahil ang Diyos lamang po ang nakakaalam kung kailan mangyayari yung rapture. Meron naman po pagkakataon po mga kapatid na nung nanaginip daw po sila, nung nag-rapture, naiwan daw po sila, hindi raw po sila nakasama sa rapture. So ano po bang ibig sabihin nun? Ibig sabihin ba nun hindi talaga siya masasama kung magra-rapture man talaga, yung totoong rapture na?
Mga kapatid, kung napanaginipan mo man na ikaw ay naiwan sa rapture, hindi po natin pwedeng sabihin na maiiwan ka talaga kapag nag-rapture. Kasi kung nanampalataya ka sa Panginoong Jesucristo at alam mo yan sa puso mo, ano man ang mangyari sa'yo, mag-rapture man, masasama ka dun. Ngayon, kung napanaginipan mo na ikaw ay naiwan sa rapture, pero sure ka na tinanggap mo si Jesus as Lord and Savior ng buhay mo at nanampalataya ka sa Kanya, hindi ka maiiwan, kapatid. So huwag kang matakot kung maiiwan ka man sa panaginip mo. Lalo't kung alam mo na ikaw ay nanampalataya na sa Panginoong Jesucristo. Pero may pagkakataon din po, mga kapatid, na kapag napanaginipan mo na ikaw ay naiwan sa rapture, maaring ito yung nagsasabi sa'yo na kailangan tignan mo yung sarili mo, tignan mo yung buhay mo. Talaga bang nanampalataya ka sa Panginoong Jesucristo? Talaga bang ligtas ka na? Kasi pwede itong maging warning sa'yo eh. Yung panaginip mo na yan na naiwan ka sa rapture, magiging babalayan para sa'yo. Para tanungin mo yung sarili mo, ligtas ka na ba talaga? Na kung ano man mangyari sa buhay mo, mapupunta ka ba talaga sa langit or masasama ka sa rapture? Kasi kung napanaginipan mo yan na naiwan ka, may ibig sabihin yan para sa sarili mo. Kailangan meron kang ma-realize na nampalataya ka ba talaga sa Panginoong Jesucristo o sumunod ka sa Kanya. Ngayon kung hindi pa, dapat mas lalo kang lumapit sa Kanya. Mas lalo mong sundin yung kalooban niya. Kasi hindi mo alam yung pwede mangyari sa buhay mo. Hindi mo rin alam kung kailan pwede mangyari yung rapture. So mga kapatid, ang gawin po natin kung nakakapanaginip man tayo na naiwan tayo sa rapture, magbulay-bulay po tayo. Tingnan po natin yung sarili po natin. Siguro kailangan nating rediscover ang ating Panginoong Diyos. O kailangan nating bumalik sa ating Panginoon. Kung hindi pa natin siya nakikilala, lumapit po tayo sa Kanya at kilalanin natin ang ating Panginoong Jesucristo bilang Lord and Savior ng buhay po natin. At panghuli mga kapatid, bilang mananampalataya ng Panginoong Jesucristo, kung napanaginipan mo yung rapture, maaaring yun yung nagsasabi sa'yo na kailangan mong i-share yung gospel. Kailangan mong sabihin sa mga tao na darating sa pangalawang pagkakataon ng ating Panginoong Jesucristo. Kung napapanaginipan mo yung rapture, siguro kailangan magbahagi ka ng salita ng Diyos. Ibahagi mo yan sa mga taong kilala mo, sa mga taong mahalaga sa buhay mo at mahal mo sa buhay. Kasi mga kapatid, yes tayo po, alam na natin na pag nag-rapture masasama po tayo. Pero paano po yung mga kapamilya po natin? Paano po yung mga mahal natin sa buhay? Yung mga kaibigan po natin? At yung mga hindi pa po nakakakilala sa ating Panginoong Jesus? Paano po yung buhay po nila pag nag-rapture? So maaaring pagpapaalala po sa atin to kung napapanaginipan man natin yung rapture, na ibahagi po natin yung salita po ng Diyos. Kasi mga kapatid, excited tayo sa pagbabalik ng Panginoong Jesucristo eh. Pero papaano na lamang po yung mga hindi pa po nakakakilala sa Kanya, hindi pa po naaabot ng mabuting balita. Ibahagi din po natin yung sa kanila mga kapatid. At bigyan din natin sila ng pag-asa na darating sa pangalawang pagkakataon ng ating Panginoong Jesucristo. Noon pa man po kumikilos na yung Banal na Espiritu. At lalo po nung time ng Pentecostes, nung nagsimula po yung unang iglesia, kumilos po yung Banal na Espiritu po dyan. At tuloy-tuloy pa rin po yung pagkilos ng Banal na Espiritu hanggang sa panahon po natin ngayon, hanggang sa mga huling araw, kikilos at kikilos pa rin po yung Diyos. Ang sabi nga po dito sa Acts chapter 2 verse 17, ito ang gagawin ko sa mga huling araw, sabi ng Diyos. Ibubuhos ko ang aking Espiritu sa lahat ng tao. Ipapahayag ng inyong mga anak na lalaki at babae ang aking mensahe. Ang inyong mga kabataang lalaki ay makakakita ng mga pangitain at ang inyong matatandang lalaki ay magkakaroon ng mga panaginip. So tayo po ngayon mga kapatid ay nasa huling mga araw na expect po natin na kikilos po yung Diyos. Expect po natin na mararanasan po natin yung kilos ng Banal na Espiritu. Ngayon po, anuman ang klaseng panaginip po ang mapanaginipan po natin, rapture man po yan or hindi, lagi po natin tatandaan, pwede pong mangusap ang Panginoon dyan. Dahil sa panahon po natin ngayon, posible pa po na mangusap po yung Diyos sa panaginip. Pero mga kapatid, babalaan ko po kayo, may mga pagkakataon po na yung panaginip po natin ay sa emotion lang po natin yun. Mag-iingat po tayo sa mga interpretation ng mga panaginip po natin, lalo kung hindi naman po talaga tayo nag-i-interpret ng mga panaginip. At kung minsan, maaaring sasabihin nyo po na merong mensahe yung Diyos sa inyo sa pamamagitan ng panaginip, tingnan nyo muna po kung yan po ay nakaayon sa salita po ng Diyos or sa Biblia. Kapag hindi po, huwag po natin siyang bigyan ng pansin. Kung yung mga napaginipan man kayong kakaiba na sinasabi nyo nga na maaaring mensahe ng Diyos, ipanalangin nyo kung yan ba talaga ay mensahe po ng Diyos. Kailangan nyo pong makonfirm yan. Dahil delikado po kung namali kayo ng interpretation dyan po sa panaginip nyo. Habang naghihintay po tayo sa pagbabalik ng ating Panginoong Jesucristo, ang magandang gawin po natin, ibahagi po natin yung salita ng Diyos sa maraming tao. Nang sa ganun, makilala rin po nila ang ating Panginoong Jesucristo. So yun lamang po mga kapatid ang gusto ko pong ibahagi sa inyo. Salamat po sa inyong panonood. Magkita-kita po tayo sa susunod na video. Magpalain po kayo ng Diyos at ingat po kayo.